Hi everyone, welcome to Everything Nice at Mitch. So today, didiligan ko na itong mga succulent. So 3 weeks na sila sa akin. And napansin ko na dry na yung mga leaves nila. So kailangan ko na silang diligan. And ito nga yung ginamitan ko ng Shopleaf na gritty potting mix. So napansin ko 2 weeks, yun, madami na siyang ugat. So mabuti at nag-ugat na siya dun sa potting mix na yun. And napansin ko din yung ibang mga leaves nga dry. So tinanggal ko na yung iba. Kasi syempre yung mga leaves na yan, loves ng mga ants yan. So kailangan sipag-sipagan natin ang pagtatanggal ng dahon. So ito nga, bali ang gagawin ko dahil first na tubig ko sa kanila. So liliguan ko sila. So ganun yung ginagawa ko sa ibang succulent pag mga bago sa akin. Syempre pagka unboxing medyo maalikabok, padumi sila. Siguro dahil nga hindi nga sila ganun dinidiligan doon sa benggit. So yun, nililiguan ko sila. Tsaka ako gagamit nung pangtuyo. So makikita niyo yan. Yung iba sa kanila is pumusyaw na. So hindi na sila ganun ka-stress kasi hindi naman sila nakaaraw. So parang pinaaraw ko sila parang 2 weeks yata. Ganun. So, ayan. Liguan natin. Nung pagkaligo ko sa kanila, feeling ko na-preskuhan din ako. Parang feeling ko naligo din ako. So, ayan. I'm sure, masaya sila na nadiligan. Kasi, ewan ko, na-feel ko lang. So, ayan. Diba? O, diba? Nag-light yung mga color nila kasi hindi naman sila naka-full sun. And 1 week ko pa lang sila pinapaarawan. So, yung iba nga, natanggal na yung ibang leaves kasi parang old na, na-dry. Yung iba naman, bigla na lang nalagas. So, ayun. Ayan. So, patuyuin natin gamit. Hindi ko alam kung anong tawag dito sa tool na ito. Basta pagpanggal siya ng mga tubig dun sa loob ng succulent para hindi sila mabulok, ganun. Yung pagligo naman sa kanila, hindi ko naman lagi yung ginagawa. So, usually, yun nga, pagbagong plants pagdating sa akin, ayun, after 3 weeks ko sila bago niliguan, tsaka ko nga sila liliguan ng talagang ganun. So, ayan. Tuyuin natin para hindi mabulok sa kaloob-looban. Ayan. So, isipin mo kung meron kang 500 na succulent, tapos tutuyuin mo ng ganyan, diba? Kumusta naman yung kamay mo? Ayan. So, kung tatanungin niyo kung kamusta yung growth nila dun sa soil, para sa akin, okay naman. And advantage kasi ng gritty potting mix is kahit na i-pull water nyo sila, drainable talaga yung potting mix na ito. So, hindi ka magwa-worried na baka ma-root rot. Ganyan. Unlike talaga na pagka pure soil yung gamit mo is medyo magwa-worried ka. Baka, kung lalo na kung malaki yung pot mo, magwa-worried ka baka yung ilalim is hindi patuyo. So, baka mag-root rot, diba? So, ayan. Yun yung nakikita kong advantage talaga ng gritty potting mix. So, kung yung iba sinasabi kasi hindi maganda yung growth sa puro inorganic material. So, alagyan nyo ng fertilizer na organic or pwede naman yung fertilizer na chemical para maganda pa rin yung growth ng succulent. Ayan, tanggalin na natin yung mga dried leaves. So, ayun, ganun lang. Yun yung update ko for today. And, So, abangan nyo po ang aking mga updates sa aking mga succulent na mga na-unbox. And, of course, pahit like and share na din sa mga friends nyo na mahilig mag-alaga ng succulent.
And, syempre, pakihit na din ang bell para updated kayo sa aking mga next videos. And, thank you sa mga nag-follow sa akin. And, sa mga hindi pa, pwede pa kayo mag-follow. So, more followers and more likes is nakaka-inspire na magawa pa rin ng maraming mga videos about succulent. So, ingat po tayong lahat. Ingatan po natin ang ating mga succulent. I hope you have a nice day and thank you for watching Everything Nice at Mitch! Bye!